Kumusta kayong lahat? Isang mabilisang promotion lang po ng aking isa pang YouTube channel. Ito po yung Karimlan Urban Legend. More on Urban Legend, yung mga animated stories yung mapapanood nyo rito. Please huwag kalimutan mag-subscribe, like, and comment para patuloy pa rin ako sa paggawa ng animation para sa inyo. Yun lamang po. Maraming salamat sa suporta. Magandang araw, Mr. M. Nangyari ito bago mag-lockdown noong March 2020. Nagsimula ako magbenta ng alas 3 ng hapon. Dahil sa umaga, kailangan kong alagaan ang dalawa kong anak. Ako ay 45 taong gulang na. Pagdating ng tanghali, iiwanan ko na sila sa kapitbahay namin. Hindi rin ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya ito lang ang trabaho ko. Ang hirap ng buhay dahil namatay ang katuwang ko sa buhay dahil sa pangunganak sa bunso namin. Ito na po ang kwento. Alas 3 hanggang alas 5, walang nabili. Dahil malakas ang ulan, may bagyo kasi. Pagdating ng alas 5:30, tumila ng ulan. At doon naglabasan ng mga tao at marami nang bumili sa akin. Inabot na ako ng alas 9 sa pagtitinda dahil kailangan ko pa mapaubos ang mga tinda kong fishbowl, kikiam at kwek-kwek. Nangyari nga pala ito sa probinsya ng Laguna. Pagkatapos magtinda at maglinis ng fishbowlan ko ng alas 9:30, umuwi na ako. Ito yung time na pakunti ng pakunti na ang mga tao sa labas. Dahil magla-lockdown na. Habang pumipidal ako, meron akong nakita na isang grupo. Ang dami nila. Siguro kulang-kulang 40. Meron silang sinusundan. Siyempre, usyoso ako. Dahil pares lang ang dadaanan namin. Sinabayan ko sila. Nagulat ako. Dahil karo ng patay ang sinusundan nila. Kaya pala sobrang bagal nila. Bale, nasa kabila lang ako. Tapatan lang kami para makita kung anong ginagawa nila nang tinignan ko ng mabuti ang mga suot nila. Ay yung karo ng patay lumang-luma at tila nabubulok na. At ang mga tao na naglalakad, nakakatakot. Ang mga isyura nila, ang haba ng mga kasuotan na maihawig ko sa nobelang No Limit Angere. At may mga belong suot rin. Nag-iiyakan sila at umahagulgul pa. Kinabahan na ako. Halos ating gabi na. Pero para silang nagpo-prosesyon. Ang pinagtataka ko ay bakit sila naglilibing ng gabi. Doon ko napagtanto na hindi mga tao ang nasabayan ko. Dahil paakyat at paahon ang tinatahak namin, hindi ako makapedal na maayos dahil mabigat ang sidecar ko. Tinitiis ko na huwag tumingin pero hindi ko magawa. Dahil baka sugurin nila ako at wala akong magawa kundi pumidal. Sobrang dilim ng kalsada nun dahil ilan na lang ang street light. Mukha silang mga white lady at mga engkanto. Tinitiis ko lang ang paahon pero sa totoo lang gusto ko nang iwanan ang sidecar ko. Pero paano naman ang anak ko kung iiwanan ko ang panghanap buhay ko? Pagkatapos ng 5 minutong paahon, doon na ako nagdasal dahil sobrang sakit ng mga hita ko. Hindi ako makapidal ng malakas para iwanan na sila. Nang lumingon ulit ako, doon ko nakita na halo-halo sila. May mga bata, babae, lalaki,
May mga mature ang tsura at kayong manggi ang mga balat. Makikita mo na galit sila sa lumang panahon o panahon ng mga Espanyol. Na makabuelo ko, pinilit kong pumidal na mabilis dahil sa taranta at takot. Hindi ko na malayan na nalaglag na ang mga gamit ko sa pagtitinda. Nahulog ang sandok, panluto at ang takip nito. Agad-agad, pinilit kong magpidal dahil napansin ko na parang bumibilis ang pagkilos nila. Tila sinusundan ako. Nalintikan na nga, hinahabol na ako na madaming multo. Mabigat na pagpidal ko sa sidecar kahit sobrang sakit na ng mga kita ko. Hindi ko pinulot ang mga gamit ko na nagkalat na ang mga sarsang sawsawan sa damit at sidecar ko. Kakamadali, habulin ka ba naman ng halos 40 multo? Habang mahabol sila sa akin, narinig ko sila na sumisigaw ng "Tulong! Tulong! Pinatay nila kami! Huwag mo kami iwanan!" Halos 15 minuto kami nag-aablan. Hindi naman ako makalayo dahil ang bigat ng sidecar ko. Masakit na at pagod na ang mga hita ko. Malapit na nila ako maabutan. Wala na akong choice. Tapatulod na ako sa sidecar at tumakbo na. Doon na ako nagsisigaw at tumingi ng tulong. Pero parang walang nakakarinig sa akin. Habang natakbo ko, sobrang bagal ko na at unti-unti na nila akong inabutan. Ang masakit pa, nadapa pa ako. Tinamaan ang tuhod at pumutok ang labi ko dahil tumama sa semento at wala na akong magawa. Dinumog, hinawakan ako na parang nasa concert. Hindi ko alam kung hinubaran ka ba o ninanakawan. Hawak dito, hawak dun. Nagpumiglas ako at sigaw ng sigaw ng tulong. Iniisip ko na marami silang sinasabi, maingay at parang nasa palengke. Maya-maya pa, may naaninag akong liwanag sa di kalayuan. Hindi ko alam kung pulis yun o barangay. Dahil sa takot at pagod, nawalan na ako ng malay. Nagising ako, nandun na ako sa headquarter ng barangay. Pagtingin ko sa orasan nila, alas 5 na ng umaga. Nagising ako noon dahil sa pag-aalala sa anak at sa sidecar ko. Binigyan nila ako ng mainit na kape dahil akala nila lasing ako dahil nakanduse sa daan at walang malay. Doon na ako nagkwento sa barangay at sinabi lahat ng pangyayari. Nagpaliwanag ako at siyempre hindi ako nakainom o anuman. Hindi sila naniwala. Tinawanan pa ako. Maya-maya pa ay tumahimik na sila. Biglang nagsalita ang pinakamatanda nilang barangay tanod. Nagsindi ito ng sigarilyo. Nagkape pa nga at nagsabi ng totoo ang mga nasabi ko. "Bayaw! Bayaw! Andiyan ka ba? Ha?" "Langya, anong ginagawa mo dyan, ha? Lupit mo, ha? Ikaw muna bahala dito, ha? Mukhang lasing to, eh, ha?" "Pambihira naman talaga itong si Papsio. O sige, ako na bahala dyan." "Merong na nagpapakita na ganung grupong mga multo tuwing alas 12 ng madaling araw. Kaya pagdating ng alas 10, wala na masyadong lumalabas. Ang kwento ng mga matatanda nun, eh pinatay daw ito ng mga sundalong Kastila dahil sa hindi nito pagsunod sa ordinansa. Yung nasa karo, eh pinuno ng mga grupo na taliwas sa paniniwala ng mga Kastila
Ang sabi ay pinatay ito at sinunod yung mga miyembro ng samahan na laban sa Kastila. Lahat ng mga taong yun hindi nabigyan ng ustisya. Kaya ito ang nagpapakita na sabay-sabay pagdating ng alas 6 ng umaga. Pagkatapos nun, pinauwi na nila ako at sumama sa pag-recover ng aking sidecar. Nakita namin yun sa may puno ng balete kung saan nakwento ng matanda kung saan lumalabas at pumapasok ang mga multo. Dahil sa kwento at karanasan ko na ito, nagbigay ng tulong ang lokal na pamunuan ng probinsya ng Laguna at binigyan ako ng puhunan para magkaroon ako ng pamasadang tricycle at tumigil na ako sa pagbebenta ng fishbowl dahil sa trauma. Maraming salamat po sa pagsasalisay ng aking kwento at huwag na tayo lumabas sa kalaliman ng gabi. Umaasa ko na hindi na ito mangyari sa mga residente ng probinsya ng Laguna na way matahimik na ang kaluluwa nila at di na magpakita pang muli. Bago tayo mag-shoutout segment, gusto ko lang ipromote itong mga kapwa ko animator dito sa YouTube. Hala, nakakatakot animated horror stories. Kay Sir Incognito Stories yata po ito eh. Then yung Kakaibang Kwento Channel, ito yung kay Sir Aldrin eh. Meron siyang bagong gawa, aswang sa abandonadong bahay. Kakabalik niya lang eh. Then kay Gios Animation, help niyo po siya maka-reach ng 1,000 subscriber para po ma-monetize yung YouTube channel niya. Okay din po yung mga content dito eh. Medyo comedy. Then kay Shai, maganda rin po yung mga ano niya. Yung art style niya. Medyo creepy din. Watch niya po. Sigurado akong magugustuhan niya rin. Then kay Keshio Animation. Yan, subscribe niya po. Malapit na yata ito magana eh. 100,000 subscriber. Support niya rin po. Then ang nagkasay kay Spooky Patibli. Gumagawa rin po siya ng animated as pang horror stories. Yan, subscribe niya rin po. Then ang last ay kay Say I Story. Yan, support niya po silang lahat. Magaganda rin po yung mga content nila. Magustuhan niya rin po. Kung na-watch niya po lahat ng videos ko, pwede niya rin po visit ang mga YouTube channel ng ibang mga content creator dito. Yan lang po. Okay, shoutout segment. Shoutout kay Janet Bumbay. Sabi niya po, shoutout po kuya. New follower po. Yan, salamat po. Then shoutout din kay Flor Ibiza. Shoutout din kay Lucille Ortega. Pa-shoutout po please, sana makita mo. Shoutout kay Bob Minecraft 762. Kuya, ang ganda po ng mga story and pa-shoutout po kuya. Sabi ni Sayer Juan Miguel. Then shoutout kay Ihuey. Shoutout din kay Triple J Martin. Shoutout din kay Ma'am Suzette Ansal. Then ang last ay kay Ma'am Jane Cruz. Shoutout sa iyo, Ma'am Jane Cruz. Okay, hanggang dito na lamang po. Kita-kita ulit sa next video. Huwag kalimutang mag-subscribe, like at comment sa lahat ng nanood at sumusuporta ng aking mga palabas. Maraming salamat!